Isang magandang-magandang araw naman sa inyo mga naghihintay ng subs sa second tranche at sa mga hindi pa nabigyan. So isang magandang-magandang update. Tuloy na ang bigayan ng second tranche at naglabas na rin si Executive Secretary Miguel Dea ng memorandum noong pang May 22 patungkol sa magiging guidelines sa pamimigay ng second tranche ng sub. At ito ay kinumpirma din ni Secretary Roque sa isang naging pahayag nito sa isang interview. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Roque. Na-issue na po nung Biyernes yung memorandum ng Office of the Executive Secretary na pwede na pong ipamahagi yung second tranche ng SAP. Ayon pa kay Secretary Roque ay inaasahang mas magiging mabilis ang pagbibigay ng second tranche ng ayuda sapagkat ito ay gagawin ng electronic transfer. Ikaw ba kaibigan ay nakatanggap ng unang tranche at naghihintay sa second tranche? Ano-ano ang mga dapat mong gawin at dapat nagawa na? O kung ikaw ay nakatanggap ng unang tranche, ay dapat na mag-register ka na agad sa www.reliefagad.ph na website sapagkat ito ay isa sa mga pamamaraan na gagawin ng pamahalaan para mas lalong mapabilis ang pag-release ng second tranche ng SAP. Lalong-lalo na kung ikaw ay taga-NCR, dapat ngayon pa lang ay nakaregister ka na sapagkat sa inyo ito unang inilunsad. Kung ikaw naman ay taga-NCR, tignan sa bulletin ng inyong lokal na pamahalaan kung kailan dapat mag-register. Subalit, napakarami na din na hindi taga-NCR ang nag-register sa naturang website. Atin pong tandaan na ang mga unang nakatanggap lamang ng ayuda ang makakapag-register dito sa kadahilan ng sila lamang ang may barcode na makikita sa kanilang social amelioration card o yung pinilapan nila bago sila mabigyan. At isang matinding paalala is maging malinaw po tayo at maging maingat sa pag-fill up dito sa website na ito. Meron po akong link dito sa aking video na to. Check mo lamang po doon sa description ang link kung paano mag-register nito at yung anong dapat na gawin kung sakasakali ikaw ay nagkamali. Check nyo lamang sa description po ng aking video na itong iyong pinapanood ngayon. Ikaw ba ay nabigyan naman subalit hindi mo hawak yung barcode o hindi na ibigay sa iyo ang kalahati ng papel na dapat na ibigay sa inyo? Makipag-ugnayan agad sa iyong barangay kung ano ang dapat na gawin o tingnan ang pahayag ng iyong lokal na pamahalaan para ma-action na agad at ikaw ay matulungan. At di umano ay tutulong sa pamimigay ng ayuda sa second tranche ang mga sundalo at kapulisan para matiyak ang mas mabilis at maayos na pamimigay ng ayudang ito. Kaya kung hindi mo man makuha sa electronic transfer ang second tranche, ay tingin ko ay maaari mo itong makuha ng cash pamamagitan ng iyong lokal na pamahalaan. Kung ikaw naman ay hindi nakatanggap ng unang ayuda subalit karapat-dapat ka sa tingin mo, ang gagawin mo dapat ay magkipag-ugnayan sa iyong barangay o sa iyong local government unit o sa LGU sapagkat meron pang 5 milyon na benepisyaryo pang isasama at ito ay hiwalay pa sa mga unang nabigyan na 18 milyon na mga benepisyaryo. Sino-sino nga ba ang kasama sa second tranche? Wala pang naging malino na pahayag kung ang lahat nga ba ay makakatanggap, subalit ang tiyak ayon sa pahayag ni Secretary Roque sa napakaraming mga interviews nito, maliwanag na ang naunang mga nakatanggap na nasa ECQ at MECQ pa din ang tiyak na makakatanggap at ang karagdagang 5 milyon na panibagong beneficiaryo ang tiyak na papapasama sa pagbibigay ng ikalawang bugso ng ayuda. Paano naman yung mga nasa GCQ? Makakatanggap pa rin ba sila? Naging laman din ng pahayag ni Executive Secretary Salvador Miguel Dea na ang mga pamilyang nasa GCQ na lubhang apektado pa din ay maaaring mapasama pa rin o makasama at makatanggap pa rin ng ayuda sa second tranche. Naging laman din ng mga pahayagan ang naging sa looben ni Pangulong Duterte na nanais niyang bigyan lahat ng 23 milyon na benepisyaryo na nabigyan ng unang tranche ng ayuda sa second tranche. At humingi na ng tulong sa mga kinaukulan kung paano marirealign ang mga budget o di kaya sa Kongreso na gumawa ng paraan at bigyan siya ng budget para matugunan ang kanyang kahilingang ito. Gusto talaga ni Presidente, bagaman pinag-aaralan pa, eh mabigyan na ng ayuda lahat ng 23 million, whether be it ECQ or GCQ. Ano sa tingin mo kaibigan? Dapat ba bang mabigay ng second tranche? Kontento ka ba sa ginagawa ng gobyerno patungkol sa financial assistance? May suggestion ka ba na pwedeng maibigay o may bahagi? I-commento mo na agad at ating dinggin ang iyong bahagi. At huwag ka kalimutang i-like, subscribe at pindutin ang notification bell at i-share ang video ito sa inyong mga kaibigan, mga kakilala na meron din ganitong concern. Maraming salamat kaibigan. Ito po si Kayo Berto.
Nagsasabing, pag di naman kailangan lumabas, bawal lumabas. Bye-bye.